Kaso po tayo na ganyan, na ang demonyo can also provoke sickness. May mga tao na marami ng mga doktor ang pinuntahan, nagpa-laboratory examinations, nagpa-ultrasound, nagpa-MRI, magagaling na doktor na ang mga pinuntahan, pero unti-unting nagde-deteriorate yung kanilang kalusugan. Hindi ma-detect o hindi ma-identify ng doktor kung ano ba talaga ang kanilang karamdaman. Pati mga gamot, parang walang epekto, unti-unting ang kalusugan ay bumabagsak. So po pwedeng because the person is being attacked by the enemy. Oppression, tawag natin dyan. Oppression sa pamamagitan ng health. Marami po tayong ganyan sa Bible, di ba? May mga tao sa Biblia na ang kanilang sakit, ang kanilang karamdaman ay hindi lang talaga natural na karamdaman, kundi karamdaman na gawa ng demonyo. Yung pinagaling ni Jesus na babaeng hukot, alam naman natin yung kanyang pagkahukot, ay hindi lang natural na karamdaman, kundi karamdaman gawa ng demonyo. Pangalawa, meron din yung the mute and the deaf, no? Yung kanyang pagkapipi, pagkautal, pagkabingi, hindi lang talaga natural na pagkautal at pagkabingi, kundi ito'y gawa ng demonyo. Kaya ang tawag natin yan is oppression sa pamamagitan ng health. Inaatake ang kalusugan ng tao. Pag sinabi nating demonic oppression, ito'y paniniil ng demonyo, number one, particular sa kalusugan ng tao. Meron po tayong question mula po sa ating Facebook Live, no? Sa ating programa, mula po kay Salome Guevara, no? Sabi po niya dito, no? Good afternoon, Reverend Father Daniel. Ask ko po, totoo po ba yung tinatawag nila na galaw tao na kahit po ipagamot ay di gumagaling? At ano po ba ang dapat gawin upang mawala ito? Ito po yung sinasabi natin, no? Yung galaw tao, ito'y tinatawag nating demonic oppression. Kasi ang demonic oppression, po pwede siya na directly or indirectly. Dalawang klase po yan, ha? Pag sinabi nating directly, direkta ang demonyo, nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng karamdaman sa tao. Pwede rin namang indirectly na sa pamamagitan ng ibang tao, po pwedeng magkaroon ng sakit yung isang tao dahil sa inggit, dahil sa galit, no? Kumbaga, kumonsulta, humingi ng tulong sa isang taong mayroong kapangyarihan na tinatawag nating black magic o kapangyarihang itim na mula sa demonyo para bigyan ng sakit o karamdaman ang isang tao. And therefore, the nature ng sakit na ito is something spiritual, something demonic. Kaya kahit na magpadoktor ka na magpadoktor, anong klaseng gamot ang ibigay sa iyo, walang nangyayari. No, nagiging ineffective yung mga medicine kasi ang iyong sakit ay pupwedeng ito nga, gawa ng demonyo through galaw tao. So, ibig sabihin, kailangan mong gamitin dyan na means para ikaw ay gumaling, para ikaw ay lumaya ay yung tinatawag nating mga spiritual means. No, mamaya, pag-uusapan natin ano ba yung mga spiritual means para tayo gumaling mula sa demonic obsession and demonic oppression. Kaya, ang sagot po natin dyan, kaya Salome Guevara, totoo po na may galaw tao. Yan po ay gawa ng demonyo, gawa ng kaawa. It is something spiritual, no? Kaya, kailangan ang ating mga gagamiting means ay something spiritual din para malabanan at para gumaling yung taong nakaka-experience ng demonic oppression through health or yung mga galaw tao na yan. Okay? So, tayo po ay magpapatuloy. Pangalawa, na pwede rin nilang gambalain sa tao yung tinatawag nating relationships, ugnayan. No, ibig sabihin, ang demonyo po pwede rin siyang mag-cause ng pagkasira, no? Pagkasira ng ugnayan sa pamilya, sa mga mag-asawa, no? Lalo na 'yan. Lalo na ngayon, no? Ang gusto ng demonyo sirain ang pamilya, no? Sirain ang sa pamamagitan ng pagsira sa ugnayan ng mag-asawa. Kaya gagawin ng demonyong lahat para masira ang pamilya. Kaya napaka-importante na pangalagaan ang sakramento ng kasal. Sapagkat kapag nawasak o nasira, no, itong sakramento na ito, mawawasak din at masisira ang pamilya. So yun, destroys marriages, and then breaks up engagement, foster fights in the families, mga away-away sa pamilya, magkakapamilya, nag-away-away, wala namang mga
natural na kadahilanan, bigla-bigla na lang mag-aaway sa pamilya, mga magkakapatid, away-away, magpipinsan, mag-away-away. No, pinahihina nito at pinawasak yung pakikipagkaibigan, no? Yung friendships, ending in a desire for isolation. Kaya gugustuhin mo na lang na mapag-isa ka na lang. Kasi yan ang talagang gawain ng demonyo, is ihiwalay ang tao sa kanyang kapwa. Sa pamamagitan ng kaya, pag-aawayin kayo, no, it will sow division. Kaya nga, ang tawag sa demonyo ay Diablo. Diba? Pag sinabi nating Diablo, Diablo means to divide and to separate. Kaya bukod sa ang inaatake ng demonyo is kalusugan, bukod sa health, the devil also attacks relationships. Family, asawa, ibigan, community, mga organizations, mga magkakasama sa opisina. So lahat ng yan, yan ang kanyang gusto is sirain at wasakin. Kaya part yan ng demonic oppression, no, relationship. Pangatlo, business. Pwede yan, or job, yung iyong financial stability, no? Pwede ring gambalain ng demonyo yung kabuhayan ng tao, no? It includes impossibility to find work. Hindi ka makahanap ng trabaho, apply ka ng apply, dahil mo nang pinag-applyan. So, wala lang, parang walang nangyayari, no? Or when it seems that a job offer is certain, no, kumbaga parang inaasahan mo na ito, makukuha ka na dito, and then eventually wala din, bumagsak din, no? And then yung mga wealthy suddenly forced into poverty, business started to fail, bumabagsak yung negosyo, bumabagsak yung business, yung employee nawawalan ng trabaho, at laging walang kadahilanan, so walang explanation. Kasi kung pwedeng ginagambala ng demonyo ang economic status o financial stability ng iyong buhay. So kaya tatlo yan, ha? Yung health, kalusugan, pangalawa, ugnayan, relationship, and then pangatlo, yung financial or economic condition ng tao. So pwede yan. And then, ayan, enjoyment of life. Hindi mo na ma-enjoy yung buhay. Parang walang galak, no? Kung gusto mo na lang, lagi ka na lang malungkot sa buhay. So kasi ang demonyo ang nagbibigay ng kalungkutan na yan. And then eventually, hahangarin mo na lang na magpakamatay because of despair. So kaya nangyayari, may mga tao na nagkukumit ng suicide. Kaya yun yun. Demonic obsession and demonic oppression. And then, how do we understand? Paano ba natin maunawaan at maintindihan ang galaw, no, yung ng demonyo sa ating buhay? Sabi ko nga sa inyo kanina, meron tayong tinatawag na physical attack, no? Pag sinabi nating physical attack, direct, no? Directa coming from the devil, directa coming from the enemy. Inaatake ka, nagkakaroon ka ng sickness, ayan, no? Sakit o karamdaman gawa ng tinatawag nating infesting spirits, o pwedeng sa bahay, sa puno, sa nature, o tinatawag nating elemental spirits, laman lupa, engkanto, na matanda ka, na engkanto ka kasi naapakan mo, naihian mo, nasira mo yung bahay nila, etc. So yan po yan. Ang tawag that is direct physical attack, dahil nakagawa ka ng nasaktan mo sila o kung ano man yan, nagambala mo sila, bibigyan ka ng sakit o karamdaman, mamamaga ang paa, lalagnatin, no, namamaga yung ganito, masakit ang ulo. Unang pamamaraan yung direct physical attack. Sabi ko nga po sa inyo kanina, nagbibigay ng sakit at karamdaman yung mga tinatawag nating elemental spirits, mga laman lupa, mga engkanto, kapag nakagawa ka ng masama sa kanila. Kaya nga tayong mga Pilipino, ayan, kapag merong pupunta sa isang lugar, nagtabi-tabi po, tabi-tabi po. Actually, ang tabi-tabi po ay isang form of submission. That means, nagsinasubmit mo yung sarili mo sa kanila. So, instead of tabi-tabi po, you have to command them. In the name of Jesus, I command you, get away from this place. Instead of saying tabi-tabi po, because this is a form of submission. You submit yourself. Now, eto na, no? Inaatake ang tao sa limang senses natin. Ano-ano yan? Number one, sense of seeing, eyes. No? May mga nakikita, no? May mga nakikita, especially, may nakikita ka na hindi nakikita ng iba. So you are being harassed
through the sense of sight, eyes. Pangalawa, ears. O pwede rin yan na nakakarinig ng mga bagay-bagay na hindi naman narinig ng iba. O di kaya, may narinig na boses na magpakamatay, saktan si ganito, gawin yung ganyan, hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka mahal ng mga magulang mo. So, pwedeng gamitin ng demonyo itong ating sense of hearing para i-oppress tayo. Kaya, napaka-importante na we consecrate, no, our sense of hearing. And then touch. So, minsan, may mga pagkakataon na habang natutulog, merong gumagambala sa pamamagitan ng parang may nandadagan. Nangyayari po yan, ano? May humahawak sa kamay, may humahawak sa paa, merong parang dinadaganan ka, merong parang nire-rape, no? Meron po tayong mga cases po na ganyan, ano? Yung sexual harassment during time ng sleeping po nila, no? Ay, nakuhubaran, no, nililis yung suot na damit, no? And then, parang may pumapatong sa kanila. So, we call that yung phenomena ng incubus at succubus, no? Yung sexual harassment coming from the incubus and succubus spirits, no? So, yun, touch. O kaya, meron namang pagising, may parang mga pasak-pasa, no? May mga ganyan. No, that's also part of touch, no? And then smell. Especially nangyayari ito sa isang infested na lugar, no? Nagkakaroon ng mga foul odors, no, sulfuric odor, na kahit anong gawin mo, no, lagyan mo na ng mga pabango, Glade, lahat ng yan, parang hindi mawala-wala, no? So pwede yan. O kaya next is yung taste, no, pwede rin naman yan. Yung pagkain nagiging unpalatable para doon sa taste buds ng tao, no? Of course, gagamiting paraan niya ng demonyo para hindi ka makakain ng maayos. Not because merong COVID, kung hindi nais na pababain ang iyong kalusugan, no, pahinain ng kalusugan ng tao kapag hindi kumakain. So yun yung sa iba't ibang senses, no, attacks on different senses ng tao. Eyes, ears, touch, smell, and taste. And then also, pwede rin yung harassment sa iba't ibang area sa buhay ng tao. No, number one, pwede rin sa tinatawag nating emotions, no? Pag sinabi nating emotions, nagkakaroon ka ng parang mga uncaused depression, anger, fear, may bigla ka na lang matatakot, kinakabahan, nagagalit, because evil spirits can also trigger emotions. Nakakapag-trigger sila ng emotion para magalit ka, para sumama ang loob mo, para matakot ka, and then in the end, depression, no? So yun. And then pangalawa, aside from emotions, imagination. Yung ating imagination, nagkakaroon ka ng, halimbawa, during time of prayer, pwede yan, nagkakaroon ng mga immodest image, mga sexual and blasphemous images, bigla na lamang nagpa-pop up, no, sa iyong isip, no, ginagambala ka dyan, o pwede yan, nagpapasok ang demonyo ng mga images, no, sa isip ng tao. And then sleep, ayan. Pag sinabi nating sleep naman, ito yung mga nightmares, mga dreams. No, common theme yan sa demonic tinatawag nating harassment, no, yung mga blood, violence, including end of the world scenarios, etc. Parang may kumukuha sa iyo. So yan, sa sleep yan. And even memory, no, pwede nilang i-harass yung ating memory. Sa paanong paraan? Kapag merong masyadong pag-alala sa mga past hurts and traumatic experiences na nagdudulot ng depression sa tao. Kaya we cannot move forward, we cannot move on kasi parang may humihila sa iyo. Gusto mo nang makalaya, gusto mo nang makawala sa mga mapapait na karanasan na ito, sa mga alaala ng mga lumipas na mga negatibo. Ang kaaway is pilit na ibinabalik sa iyong kaisipan, ibinabalik sa iyong memorya, no? Yung mga negatibong mga bagay-bagay na ito. Kaya ikaw naman, ano ang magiging dulot nito sa iyo? Hatred, unforgiveness. No, itong dalawang to, ha? Yung hatred and unforgiveness are two of the most powerful
forces, no, that keep demons attached to the person. Remember that? No? Tandaan po ninyo ito, mga kapanalig, ha? Dalawang powerful forces sa emotions ng tao na nag-a-attach ang demonyo, no? Hatred and unforgiveness. Ayan yan, ha? Dalawang powerful forces that keep demons attached to the person. Kapag marami kang galit, no? Marami kang hindi pagpapatawad sa iyong puso, no? Yan yung kinakapitan ng demonyo. Sabi nga natin kanina, ito yung mga spiritual openings ng tao. No? And then, aside from memory, pwede rin sa spiritual, kasi the devil can also cause dryness in prayer, no? And spiritual desolation, as well as spiritual decline. May mga tao na bigla na lang babagsak yung kanilang spiritual na buhay. Dati-dati, nagsisimba, nagdadasal, nagro-rosaryo, yung kamukat-mukat, ayaw nang magsimba, ayaw nang pumasok sa simbahan, ayaw nang magdasal, ayaw nang magrosaryo. No, galit na pag niyayaya mong magsimba. Tapos kung ikaw naman ang kapamilya niya, pag nagsisimba ka, nagagalit sa'yo, pinaparatangan ka, o nagpa-bibitaw ng mga masakit na salita, po pwede yan, no? The devil can cause that, no? Kaya, spiritual aspect, spiritual component, no? So, yun, kailangan nating malaman at matutunan yan, sapagkat bahagi yan ng tinatawag nating demonic oppression. Kaya, sabi ko nga sa inyo kanina, ang topic natin ngayon is how to treat demonic obsession and oppression. Paano ba ang tao makakalaya sa, no, tinatawag nating pambubuyo ng demonyo, demonic obsession, paggambala sa isip ng tao ng demonyo, at demonic oppression, paniniil ng demonyo sa pamamagitan ng health, relationship, economic condition, enjoyment of life. So yun. Now, remember that curse is a form of demonic oppression. Sumpa, no? Hulam, bahagi din yan. Spells and curses. Very generic po yan, yung curse na yan. No? Pag sinabi nating curse, no? Ang ibig sabihin po niya na curse ay harming others through demonic intervention. Pananakit, paniniil, pagbibigay ng karamdaman, sakit sa ibang tao sa pamamagitan ng tulong ng demonyo. So, pwede yan. And kadalasan, itong mga sumpa na ito, mga kulam na ito, etc., ay because of the reason of hatred, dahil galit, dahil naiinggit, or you would like to take revenge. Kaya, through a spell, no, merong curse or spell, ay na-conjure noong spirit sa pamamagitan ng occult practitioners. So,